napakinggan din si Jeff. Si Jeff po ay kasama kayo na nag-unbassan na Bautas 2012. Kasama kayo. Mas malakas ang loob nun. Nauna na siya sa akin eh. Kaya, ang itinestimony ko po ay yung, kumbaga, paano ko nag-start. Yung, ang una po talaga, before summer pa talaga ay kumbaga nakaset na isipan ko na magka-canvas ako. Kumbaga, I dedicate myself na every summer na magka-canvas ako. So, malayo pala ay kailangan na naka-prepare na yon yung mga susuotin ko. Basta mga sikansi pa lang, gano'n, naka-ano, naka-prepare siya, may mga bag na ako. Pero nung 2012 ay, sabi ko, may nun, wala akong sapatos. Ikaw nang bahala. Alam mo naman yung needs ko eh. Sabi ko, alam mo lahat yung kailangan. Pero pagkatapos ng December, meron akong bagong sapatos. 2013, sabi ko, Panginoon, alam mo yung kailangan ko, wala akong bag. Wala akong bag kasi nasira na yung 2012, nasira na doon. Tapos 2013, kailangan ko. Sikansin ulit yun. Pagkatapos ng January, meron akong bagong bag binigay sa akin. Kumbaga, pag kasi nakasip na isip natin yung sarili natin, prepared na tayo, ang Panginoon ay idaragdag yan, susunod yan. So, yung mga karanasan natin ay kahit kakaunti lang ay magpapalakas din sa akin, sa atin. At yung pinakalas na experience ko ay yung 2014, na kung saan ang isip ko ay magka-canvas ulit. Pero parang wala sa, hindi ko naramdaman na magka-canvas ko talaga ako. At parang, basta parang pinapakiramdaman ko na parang wala ko talaga kung magka-canvas ko talaga ako or wala din akong naramdaman na magulong dito sa loob ng AOP. Ano kaya? Dating na yung March, mga I think third or second week ng March or third week ng March ay may nagsabi sa akin, Kuya, usap tayo about regarding sa canvassing program. Nga ako, sige, nandito siya eh. Pinapasalamatan ko si Ma'am Robilin. Na, pero pagpunta ko doon, sabi ko, ano kaya? Iniisip ko na i-allow niya ako na magka-canvas kasi alam ko siya na mag-lead siya. So, okay, pumunta ko doon. Sa Gazebo yun eh. Tapos, pagpunta ko doon, sabi niya, Kuya, basta inarap niya ako na mag-lead. Sabi ko, wala. Parang nagulat ako kasi ang expected ko, alokin niya ako na mag-member sa kanya. Wala, sabi ko, parang hindi yata ako prepared, hindi ako ready. Pero, nag-isip muna ako, baka ako sumagot sa kanya, Panginoon, baka ito yung ay hindi ko, kumbaga, naghanap kasi ako ng bagong, ano ba, kasi nagka-canvas na ako, nakailang summer na mag-canvas, tapos wala din akong feeling na mag-work sa loob. Sige ko, baka ito yun. Sayo kay Rupalit, paki, sige. Pero, kumbaga, wala akong karanasan eh. Kaya, ano kayong gagawin ko? Last week na ng March, nag-duty pa rin ako sa farm ako nag-work eh. Duty pa rin ako, may pinapatugtog na, pinapakinggan na, ano, na sermon habang nagdidilig. Tapos sabi ko, sabi doon sa isang sermon, kung walang susunod sa iyo, sayo, go on! At ang iba ay mag-follow na ngayon, susunod na ng iba. Alam niyo po anong nangyari sa akin, nag-recruit din ako pero kakaunti lang. Nag-recruit ako at ang aking mga kasamahan ay taga-Inlac, walang taga-UP. Nauna na sa akin, nandun na sa CLC, nauna na. Pero, sige ko, pupunta na ako dyan. Sabi niya, sige, sino ba akong kasama? Ilan ba tayo? Sabi sa akin, ang taga-Inlac. Sabi, pagpunta ko doon, sabi ko, anim sila, pang pito ako. Sabi ko, yung isa kayo, taga-Inlac kasi, ay mag-relate sana yun, kaya lang, kukunti lang daw ang nag-response. Sabi, sige, maging sanib person na lang kami, sabi niya gano'n. Isip ko, sana ikaw na lang yung nag-lead.
kasi mas marami ka pang tao. Eh ako, wala akong dala. Wala akong dala. Sabi ko, meron pa sa iyo, isusunod lang yun sa usunod. Sabi ko nun. Pero kakaunti lang talaga yung usunod. Pero praise God. Paglipas ng mga isang mga araw, may mga sumunod na taga AUP, taga DASMA. So, sabi yung sa sermon ay, naalala ko agad yun, sa ko, ito yung sinabi sa Panginoon. At pagka April 1, naghanap ako ng bahay. Actually, may bahay na naka-prepared, pero makita ko yung situation, sabi ni sir ay, medyo ano ka doon, mahihirapan ka doon. Sa ko, sige sir, pero paano ka ito paghanap ng paraan? So, pagdating ng April 1, actually, nanalangin talaga ako, Panginoon, ibigyan mo kami ng napakagandang, kumaga, safe, tapos, basta parang yung mga bata ay maging maayos. So, yun ay dinig ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, salamat. Dahil ito ay, ang unang step pa lang, ay binigyan nyo na ng tagumpay. Sabi ko, ang huling, ang dulo nito ay magtatagumpay rin. So, marami sana akong sasabihin sa inyo eh. Kaya lang, ang iyon pa lang po na yun na verse sa Bible ay yun po yung nagpapalakas sa akin. Nag-start ako ng nag-canvas ay yun, itong verse na to ay natili sa akin hanggang ngayon. Yun ay paborito ko yung verse. Sana yun yung i-take note or i-memorize ninyo. Sabi doon sa Jeremiah 33 verse 3, sabi doon, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot at magbibigay ng madakilang bagay na hindi din nyo nakalalaman. Amen po ba? Amen. Kaya yung pinanghahawakan ko, kahit ano maging napakahirap ng mga bagay, goon lang. Ang Panginoon rin na rin. God bless po.